So, noong April 15, in-announce ni Huawei na dadating nga yung MateBook X Pro dito sa Pilipinas. So, nakakuha tayo ngayon ng review sample. Pasalamatan natin si Huawei dahil doon. At titignan na natin kung anong meron dito sa laptop na ito. What's up mga pre, ako ang inyong host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So, ayun nga. Titignan natin kung ano meron dito sa Huawei MateBook X Pro. Ito yung bagong laptop ni Huawei ngayon. Isa sa mga premium laptops na ino-offer nila dito sa Philippine market. So kung isa kang power user or lagi ka talagang gumagamit ng laptop on the go, titignan natin kung yung mga features or specifications na meron itong laptop na ito is para sa inyo. Also, titignan rin natin kung worth it pa talaga siya para sa price niya. Speaking of price, ito na yung price niya, 119,990 pesos or almost 120,000 pesos. Para naman sa specs, basically meron tong i7 10th gen processor ni Intel, meron rin tong 16 gigs of RAM. So titignan na natin kung ano meron dito, i-unbox na natin siya. So i-unbox na natin itong product na ito. Unang-una may kita nyo is yung Huawei MateBook X Pro na lettering sa harap. Wala naman nakalagay na special sa likod, sa gilid, at saka sa taas, which is yung specifications lang na minention ko kanina. So para buksan to, i-unplastic nyo muna siya kasi nakabalot to ng plastic kapag binili nyo at bubuksan nyo lang siya ng ganyan. So makikita nyo na kaagad yung Huawei notebook nyo sa loob. So tanggalin muna natin siya para malaman natin kung ano yung mga kasamang items kapag binili nyo tong product na ito. So unahin natin dito sa malaking box. Kailangan nyo lang siyang hilain pataas para matanggal. At ang laman niya ay documentation, which is wala ako kasi review sample to. So dapat yung mga bibilihin yung consumer sample is merong documentation dito sa malaking box na ito. Bukod sa documentation is meron rin tayo ditong Type-C to Type-C cable. So yan, makikita nyo mahaba siya, okay na okay siya for charging laptops lalo na kung malalayo yung outlet. Next naman is maliit na box. Tagalin natin to at buksan. Dito natin makikita yung kanyang power brick or yung kanyang adapter. Syempre meron tong Type-C na port para dun sa Type-C to Type-C cable natin. So 65 watts charger to. Ito yung magpa-power sa laptop natin or yung magcha-charge kapag hindi natin siya ginagamit. So yun lang yung mga kasamang items kapag binili nyo tong product na ito. Wala na siyang kasamang dongle or accessories. Pero syempre kapag bumili kayo ng Huawei MateBook X Pro, siguro may mga freebies naman yan galing sa mga resellers na magbebenta. So ayan guys, pumunta na tayo sa mismong laptop. Tanggalin muna natin yung plastic niya. Ayan. At pwede na natin siyang patanggal. Alright, so ito yung Huawei MateBook X Pro. Unang-una may kita nyo dito sa harap. So tignan muna natin yung labas ng laptop na ito. Unang-una is yung kanyang aesthetics. Okay na okay yung sleek and stealthy design niya. Makikita nyo rin yung Huawei name tag dito, which is actually sa mga past iterations nila, nilalagay nila pati yung full logo. So okay yung ginawa nila ngayon dahil yung Huawei name tag na lang yung nilagay nila, hindi na yung full logo. So mas naging sleek pa siya tignan. Sa likod naman, ito medyo nawibirduhan ako kasi halos lahat ng laptops may vents sa ilalim nila, pero ito wala. Sarado siya completely and makikita nyo lang dito is yung apat na rubber feet natin. Also, yung vents niya is nasa ilalim ng hinge. So pagbukas nyo nito is mag-e-exhaust yung kanyang heat sa likod nung laptop. So hindi maiinitan yung kamay nyo sa magkabilang gilid. Sa I/O naman ng laptop na ito, meron tayong USB Type A port at sa kabilang gilid naman natin may kita yung 3.5mm jack or port at dalawang USB Type C port, which is isa dito yung para sa charger natin. Katabi naman nun is yung ating LED indicator. Pumunta na tayo sa loob since nakita na natin yung labas. Unang-unang may kita nyo dito is yung kanyang screen. Yung screen niya is may 91% screen to body ratio, kaya mapapansin nyo sobrang minimal lang nung borders niya at sobrang nipis nung edges. I think mga less than 1cm or 1mm thick lang yung edges nung screen ng laptop na ito. At mapapansin nyo wala kayong webcam na nakikita kasi yung webcam niya is located dito sa keyboard niya. Pag-uusapan natin yan mamaya. LTPS yung panel niya and meron siyang sRGB support up to 100%. Mapapansin nyo na touchscreen itong laptop na ito and syempre pwede kayong mag-gesture control sa screen
niya. Yung resolution naman ng laptop na ito is 3K. Kaya niya mag-play ng 3x2 aspect ratio videos. Kung mag 16x9 ka man is magkakaroon lang siya ng hati sa taas. Which is okay pa rin para sa isang cinematic experience. Sa baba naman ng screen, makikita natin yung ating chiclet keyboard. Dito naman sa touchpad, makikita natin na smooth naman siya at responsive. Hindi naman siya flimsy, kaya okay na okay pa rin yung build quality niya. At meron siyang left and right click na integrated sa touchpad. So ito yung ating typing test. Sa keyboard nyo rin makikita yung ating recessed na camera, which is pag pinindot nyo, magpa-pop up yung camera nyo. So parang nagkaroon na rin kayo ng instant privacy shutter dito sa webcam nyo dahil hindi kayo makikita kapag naka-recess siya sa loob. So ito na yung ating camera test para sa laptop na ito. So ito yung ating webcam test para sa laptop na ito. Upward rin yung angle niya, kaya kung gusto mo ng medyo mataas na angle or decent angle kapag ginagamit tong webcam na ito, kailangan mo ng stand or patungan para dito. So hindi mo makikita yung sinasabi or yung itsura ng kausap mo kapag nakatingin ka sa keyboard kasi dapat nakatingin ka sa screen. So yan, nakatingin ako sa screen ngayon. So ito naman yung test natin para sa microphone. Dapat naririnig nyo rin ako ngayon. Ito yung quality ng microphone niya. At syempre, itest rin natin yung worst case scenario dito sa camera nito. Sa camera na ito, which is kapag pinatay natin lahat ng ilaw. Yung ilaw na magagaling na makikita nyo ngayon is galing sa screen ng laptop na ito. So patayin na natin siya. Ayan. So mapapansin nyo is medyo blurry na at delay ng onte yung movements ko kapag sobrang dilim nung ilaw, sobrang dilim nung paligid nyo dahil binabuffer niya yung lights papunta sa lens ng camera nyo ngayon. So yan yung ating camera test para sa webcam ni MateBook X Pro. So tingin nyo ba? Gusto nyo yung ganito klaseng webcam? Let me know sa comment section down below. Dito naman, makikita natin na meron tayong power button dito. Yung fingerprint sensor rin sa power button na ito is naka-integrate. Ibig sabihin kung i-on nyo yung laptop na ito is automatic makakapag-sign in na kayo sa Microsoft accounts nyo kung naka-register yung fingerprints nyo doon. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan mag-type in ng password or ng pins kasi instant na kayong papasok sa Windows OS nyo. Sa gilid naman nito, makikita natin yung upward facing speakers niya. Meron rin tong speakers sa ilalim. So may total tayo na 4 na speakers para sa laptop na ito. So ito yung ating speaker test. Katabi naman nun is yung Huawei Share natin na reader, which is ginagamit para makapag-collaborate sa mga ibang Huawei phones dyan na merong NFC. So makakapag-multi-collaborate ka sa smartphone mo at saka sa MateBook X Pro na laptop na ito kapag tinap mo lang yung NFC na smartphone mo dito sa reader na ito. Basically, makakapag-transfer kayo ng music, videos at saka kahit ano pang files pag ginamit nyo itong multi-collaboration tool na ito na Huawei Share. At sobrang responsive niya. Wala kayong mapapansin na masyadong delays dito. Also, pwede mo pang makontrol yung smartphone mo sa mismong laptop na ito. Vice versa. Makakapag-record ka ng screen at marami pang features yan na available. So, parang lumalabas na nagkakaroon nga si Huawei ng sarili niyang ecosystem na kaya na mag-communicate ng mga Huawei smartphones sa mga Huawei notebooks tulad nito na meron sila ngayon. So yan na yung ating unboxing and overview para sa product na ito. I think pwede na tayo pumunta sa ating benchmarks. Unahin natin sa synthetic benchmark. Gamit ang 3D Mark, meron tayong 7,429 na score. Sa Geekbench 3D naman, meron tayong 1,076 sa single core performance at 2,680 naman sa multi-core performance. Pagdating sa CUDA benchmark natin, meron tayong 8,280
para sa results natin na yun. So, lahat ng synthetic benchmark results natin is decent naman para sa ganitong klaseng laptop. Which is, pwede na tayo pumunta sa ating gaming benchmark. Sa CSGO naman, meron tayong 56.1 FPS at 1080p on very high settings. Kaya kung gusto mo pa nang tumaas above 60 FPS, i-low mo na lang yung mga settings or paglaruan mo yung settings dito sa game na ito. Yun din yung nangyari sa Dota 2 benchmark natin. Meron lang tayong 41.2 FPS. Ultra settings naman yon, kaya mas mataas pa yung headroom nyo kung paglalaroan nyo yung settings sa Dota 2. Para naman sa Valorant, meron tayong 58.6 FPS on 1080p. Lowest setting na natin yon, so I think is 720p para makapag-abot pa kayo ng above 60 FPS sa game na ito. Para naman sa temps ng laptop na ito, meron tayong 60 degrees Celsius sa idle at 79 degrees naman sa max. Para naman sa GPU, meron tayong 56 degrees on idle at 75 on max load. So kung gagamitin nyo to, yung laptop na to on max load, I think mas preferred ko na gumamit kayo ng cooler para sa laptop na ito. Lalong-lalo na, aluminum alloy yung build or yung chassis. Pumunta naman tayo sa ating battery life gamit yung power CFG or yung battery report natin. Nakakuha tayo ng 6 hours and 54 minutes on idle at 47 minutes naman and 55 seconds on full load. So na-drain na natin siya ng sobrang bilis kapag naka-full load. Ang ginawa namin doon is nag-gaming kami on max volume and also naka-full brightness rin yung panel niya. Para naman sa charging time niya, inabot lang tayo ng 2 hours and 7 minutes para mapuno yung battery ng laptop na ito. So yan na yung ating benchmark. Pwede na tayo pumunta sa pros and cons ng product na ito. Unahin muna natin sa pros. Ang una na gustuhan ko dito is yung kanyang aesthetics and also yung kanyang build quality. Overall, kung titingnan mo itong laptop na to sa malayo or kung may gumagamit man ng ganitong klaseng laptop at nakita mo siya, talagang maiingit ka kasi sobrang sleek and stealthy nung design niya. Hindi siya masyadong aggressive at yung build quality niya is for sure tatagal tong laptop na to kahit mabunggo-bunggo mo pa siya sa mga hard surface. Next naman is yung kanyang screen. Okay na okay yung screen niya for cinematic use, gaming, o di kaya creativity or content creation use kasi nga sRGB niya is up to 100% and also malinaw naman yung kanyang contrast and colors kapag ginagamit mo yung screen nito. Ang taas din nung brightness niya or yung maximum nits na meron tong screen na ito, kaya hindi ka mamumblema kung nasa labas ka dahil hindi ka masyado maapektuhan ng glare kahit na glossy yung finish ng screen nito. Next naman na gustuhan ko dito is yung kanyang speaker. Since may apat na speakers tayo para sa laptop na ito, sobrang lakas niya when it comes to music and also movies, kaya okay na okay to for entertainment use. Ang huling nagustuhan ko dito is yung kanyang Huawei Share. Lalo-lalo na kung naka-Huawei devices ka or naka-Huawei smartphone ka, okay na okay tong laptop na ito kasi instant ka na lang makakapag-transfer ng files dito. Hindi mo na kailangan isaksak yung micro SD card mo, mag-adapter, o di kaya mag-USB ka para makapag-transfer ng files. Dito, instant na yan kapag naka-NFC or may NFC yung smartphone mo. Pero pwede mo naman rin siya i-connect via Bluetooth kung walang mga NFC yung mga Huawei smartphones mo. Compatible pa rin siya dito sa laptop na ito. So, pumunta naman tayo sa cons ng product na ito. Actually, dalawa lang yung hindi ko nagustuhan dito sa laptop na ito. Unang-una is yung kanyang webcam. Since maganda nga siya, since pop-up design, recessed siya, meron ka ng instant privacy na shutter dahil hindi makikita yung webcam mo or ma-activate kapag nasa ilalim siya ng keyboard, is yung angle niya talaga eh. Pag pataas siya, medyo awkward lang kapag ginagamit mo yung webcam. Talagang tititig ka sa keyboard kapag ginagamit mo to para hindi maging awkward dun sa nakaka-receive ng video mo. Kaya nga yung suggestion ko kanina, kung gusto mong gamitin yung webcam nito at gusto mo ng mas decent na angle, is bumili ka ng pangpatong or ng stand sa laptop na ito. Next naman, na hindi ko nagustuhan is actually yung temperatures. Based nga sa benchmarks na nakita natin kanina, yung temps niya is umaabot ng 79 to 75 degrees Celsius at mas tataas pa yon dahil aluminum chassis yung build nito or aluminum yung casing. Aluminum alloy yung casing ng laptop na ito kaya mas nakakapag-absorb pa siya ng heat evenly sa buong chassis niya. Ang marerecommend ko talaga dito is bumili kayo ng cooler para sa laptop na ito kung gagamitin nyo siya on full load. Pero kung simple productivity use lang naman yung gagawin nyo or mga browsing, data crunching, tulad ng Excel, Word, o mga ibang similar apps tulad nun, is okay na okay lang kahit wala siyang cooler or wala kang cooler na ginagamit dito sa laptop na ito. So para sa mga pros and cons na sinabi ko, bibigyan natin ang Huawei MateBook X Pro ng Silver Award.
So kung naghahanap ka ng laptop for productivity, on the go, gaming, content creation, or maski entertainment use man yan, is okay na okay yung laptop na ito. Kahit anong iba to yung task dito, kaya ng performance niya on a small form factor. So dyan natatapos sa ating review para sa maliit at magandang laptop na ito by Huawei, yung Huawei MateBook X Pro. Kaya guys, kung gusto nyo itong video na to, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung iniisip nyo anong papanoorin nyo next, well, ito, may review kami ng mga Huawei smartphones dito, pero yung panoorin nyo dyan. At meron naman ditong YouTube recommendation. Ito daw yung nire-recommend ng YouTube, di ko alam kung ano yan, pero yan daw yung panoorin nyo next. Also guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, nandito yan sa gitna. Pwede nyo i-click yan ngayon at makakapag-subscribe ko na dito sa channel na ito. Kaya guys, kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.